Ilang lugar naman sa North Central Luzon ang nagdeklara ng suspensyon ng klase at trabaho. Makulimlim na kalangitan nararanasan sa Kabanatuan City habang Batanes handa na sa posibleng epekto ng bagyong Egay. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dahil sa banta ng bagyong Egay, suspendido na ang klase sa pribado at pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Cagayan. Wala ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa bayan ng Bugay, wala ring pasok maliban sa CSU College of Fisheries. Sa Batanes, wala na ring pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. No classes na rin all levels sa public at private schools sa Ilocos Sur at maging sa Angeles City sa Pampanga. Makulimlim na kalangitan na tila nagbabadya ang pag-ulan ang nararanasan sa Kabanatuan City ngayong araw. Maaga pa lamang ay malamlam na panahon na ang bumungad sa lungsod at iba pang lugar sa Nueva Ecija, bunsod ng Bagyong Egay. Pero kahapon ay bahagyang nasilayan ang araw pero bumuhos ang malakas na ulan bandang hapon. Naghahanda na ang mga mangingisda sa pasukin ni Ilocos Norte sa magiging epekto ng Bagyong Egay. Inilagay na sa mataas na lugar ang mga bangka at itinali para hindi matangay ng alon. Ayon sa mga residente, may mga pumalaot pa kaninang umaga dahil maaliwalas pa ang panahon. Sinamantala naman sa paliligo ang mga residente at nag-e-enjoy sila sa mga alon. Naghahanda na rin ang mga mangingisda sa Barangay Metro La Paz sa Lawag City sa magiging epekto ng Bagyong Egay. Pinagbabaklas na ang ilang fish cages at iniahon ang mga bangka. May mga nangahas para na pumalaot kaninang umaga pero maaga rin silang umuwi. Sa ngayon, sa ilog muna nangingisda ang ilang residente. Naghahanda na ang ilang residente sa Barangay Agat, Lagangilang Abra sa magiging epekto ng Bagyong Egay. Ang Barangay Agat ay isa sa mga flood-prone area sa bayan dahil malapit ito sa Abra River. Umaabot daw hanggang unang palapag ng bahay ang baha kapag nakaranas ng malakas na bagyo. Kaya itinali na rin ang mga bahay. Inalerto na ang lahat na maghanda, lalo na ang mga kabilang sa flood at landslide-prone area sa lalawigan. Nararanasan na ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Apayao. Sa bayan ng Flora, patuloy ang pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Pinaigting ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Egay. Nagsagawa sila ng assessment meeting upang matukoy ang mga lugar na kailangan bigyan ng pansin. Nakahanda ang kanilang search and rescue boats at mga kagabitan. Ipinagbabawal na ng Philippine Coast Guard ang pagpalaot ng mga mangingisda. Inilikas din ng ilang mangingisda sa Uyugan, Batanes ang kanilang bangka sa dalampasigan para hindi tangayin ng malalakas na alon. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida nagbabalita para sa GMA Integrated News.